Malaking dagok para kay David San Juan, 7 taon ang guro ng Filipino at panitikan sa isang universidad, ang ginawang pagbawi ng Korte Suprema sa temporary restraining order sa CHED Memo Order No. 20 na nagtatanggal ng Filipino at panitikan bilang core subjects sa kolehiyo. Ang sinasabi namin ay dapat may matira pa rin na Filipino and panitikan subjects kasi ito ay bahagi ng core curriculum, general education curriculum ng ibang bansa. So meron silang languages and literatures. Isa si David sa mahigit 10,000 guro sa buong bansa na ayon sa grupong Tanggol Wika ay maapektuhan at maaaring mawala ng trabaho. Para sa kanya, hindi praktikal ang mungkahin ng ilan na magturo na lamang sa general education ang mga guro na mawawala ng trabaho. May involved pa rin na kahirapan no, sa mga guro. Kasi syempre, nasanay ka na ang tinuturuan mo ay college. Iba ang paraan ng pagtuturo sa high school pababa. So, gagastos ka, mahirapan ka, magre-retrain. Nag-MA, nag-PhD. Ngayon ay masasayang yung mataas na level ng pinag-aralan. Isa pa doon, mas mabigat ang workload sa basic education. So, ang mangyayari, bababa yung kita ng guro, pero madadagdagan ang kanyang trabaho. At kung magiging penal na ang desisyon ng Korte Suprema, mapipilitan daw si David na talikuran na ang minahal niyang propesyon. Kung sakaling abutin sa punto na mabuwag ang departamento namin, etc., hindi ko pa talaga malaman kung anong gagawin. Of course, open sa possibility na lumipat sa ibang departamento, sa parehong institusyon, o kaya ay mag-focus sa pagsusulat at mag-iba na ng profesyon, huwag na magturo. Kasi I've been there. Nagturo na ako ng high school. Mahirap, mabigat ang trabaho. Ang CHED, irerespeto raw ang anumang apela na ihahain sa korte ng mga kontra rito. Pag-aaralan daw nila ang mga isyong nais talakay ng mga education stakeholders at hihintayin ang pinal na desisyon ng Korte Suprema. Para sa unang balita, Darlene Kai reporting.